ayaw nang bumalik ni Karina sa buhay niya noon. Wala nang matitira pa sa kanya kung aalis siya sa mga Taylor. Kailangan ko lang makontrol ang babaeng ito sa ngayon. Hanggat handa siyang patawarin ako, sisiguraduhin kong buburahin ko siya sa lupa balang araw. Walang mangyayari sa pagmamakaawa mo sa akin. Gawin mo dapat ang kailangan mong gawin sa lalong madaling panahon. Tinawid ni Isabel ang kanyang posture. Noon, ikaw ang dahilan kung bakit ako napalaya sa Taylor Manor. Oras na para ikaw naman ang umalis sa bahay. Ayaw na niyang lumingon pa kay Karina. Kaya naman umalis na siya sa ward. Binitawan naman ni Sam si Karina at sumunod sa kanya. Naupo na lang si Karina. Napakadilim ng kanyang ekspresyon. Bumalik si Sam sa Black Gold Administrative Office at nireport ang lahat na nangyari sa ospital. Inutusan ako ni Mr. McBride na umaktong utusan ni Miss Taylor ng kalahating araw. Ano pang magagawa ko bukod dito? Pinatong ni Almarong kanyang baba sa kanyang kamay at nilapag ang hawak niyang file. Merong maliit na kurba sa kanyang mga labi. Mukhang magandang ginawa niyang trabaho. Dapat ko siyang bigyan ng reward. Sumimangot si Sam. Magaling din naman ang ginawa ko. Bakit wala akong reward? Nang magpunta si Almaro sa Soul Jewelry Studio, alam ng lahat ng staff kung sino ang hinahanap niya sa tuwing naroon siya. Kaya hindi na sila na sorpresa. Hinihimas ni Ari ang kamay habang naglalakad palabas ng warehouse. Pero hindi niya napigilan tumakbo nang makita niya si Almaro. Almaro! Kumunot ang noon ni Almaro at bahagyang naningkit ang mga mata niya nang marinig ang boses ni Aria. Almaro, ako dapat ang sisihin sa nangyari noong nakaraan. Hindi ko dapat sinabi yung tungkol kay Isabella. Wala talaga akong planong siraan si Isabella o ano paman. Galit ka ba sa akin? Pakiramdam ni Almaro'y masyado itong madaldal. Bukod kay Bella, wala bang normal sa mga Taylor? Wala siyang pakialam at gusto na lang umalis. Gayunpaman, kinagat ni Ari ang labit humakbang at gustong mahulog sa mga braso ni Almaro. Hinawakan siya sa mga balikat ni Almaro at mas lalong lumamig ang tingin niya pagkatapos nito. Kahit na hindi siya nahulog sa mga braso ni Almaro, masaya na si Arya na sinuportahan siya nito. Gayunpaman, tinabing ni Almaro ang kamay niya at tinulak nang makita niyang palabas si Isabella ng opisina at meron dalang mga dokumento. Natumba tuloy siya sa sahig. Nakuha ng eksenang ito ng atensyon ng ibang tao. Hindi inaasahan ni Arya na itutulak siya palayo ni Almaro. Lumapit si Almaro sa tabi ni Isabella at nagpaliwanag. Siyang natumba sa akin. Nagulat ng lahat. Ano? Diyos ko, anong nakikita ko? Nagpapaliwanag si Mr. McBride kay Miss Sena habang nakasimangot. Nagulat si Arya at natarantang nagpaliwanag. Isabella, hindi ah. Aksidente lang yun. Alam na ni Isabella ang dahilan kung bakit gustong magtrabaho ni Arya sa Black Gold. Ganun pa man, nakapagtisit at nalagpasan ang mahirap na gawaing ibinibigay sa kanya. Hinangaan ni Isabella ang kanyang tiyaga. Gayun pa man, hindi pa rin naging komportable si Isabella na makitang sinusubukang akitin ni Arya sa Almaro. Aksidente kang natumba? Ilang taon ka na ba para matumba na una ang muka? Muntik nang tumawang lahat ng staff sa opisina, napahiya si Arya tumayo. Hindi ko. Matagal ka na rito. Nanahimik ako sa lahat ng problemang dinulot mo. Ang tanging nagawa mo lang ay ipahiya ang lola mo. Umuwi ka na kung ayaw mo magtrabaho dito. Ate Isabella, plano mo ba akong pauwiin? Pinisil ni Ari ang laylayan ng kanyang mga damit. Hindi mo nga magawang manatili sa workstation mo during working hours. Bakit ka dapat panatalihin dito? Hindi sa hindi alam ni Isabella kung anong ginagawa ni Arya sa warehouse. Nire-report sa kanya ni Diego ang dalawa hanggang 3 oras na pag-alis ni Arya sa warehouse at ang pagtanggi nito sa mga gawain na may kinalaman kay Isabella. Mukhang napipilitan si Arya na gawin ang lahat habang nagtatrabaho doon. Hindi ito gustong banggitin pa ni Isabella noon dahil akala niya hindi magtatagal dito si Arya. Gayunpaman, nagawang magtagal dito ni Arya kaya naman nagkataon na nagkaroon siya ng dahilan para paalisin ito ngayon. Nang makitang determinado si Isabella ang tanggalin siya, tinignan niya si Almaro. Almaro, si Isabella. Wala ito sa kontrol niya. Wala nang nangyayari kahit sino pa man ang tawagin mo ngayon. Nagdilim ang mukha ni Isabella. Siya lang ang nag-iisang tao sa mundong ito na merong lakas ng loob at walang pakialam sa reputasyon at status ni Mr. McBride. Ngumiti si Almaro. Oo, hindi under ng authority kong department na to. Isabella, mayroong huling salita dito. Napagtantunan lahat kung anong ibig sabihin na isang lalaking tumatayo sa likuran ng kanyang anak.
Kinagat ni Ari ang kanyang mga labi at masama ang loob na umalis. Tumalikod si Isabella, pinasang information sa staff sa reception counter at bumalik sa kanyang office. Sinundan siya ni Almaro pero mabilis na tumalikod ang babae sa harapan niya. Tinaas ang kamay. Nilapat ito sa pintot sa kaniya kapamaskuladong lalaki. Tiningala ni Isabella ang makapigil hiningang muka ng lalaki sa harapan niya. Almaro McBride, huwag mo laging dalhin ang mga unwanted romantic encounters mo sa akin para paalisin ako. Bahagyang tumiko ang mamaninipis na labi ni Almaro at mayroong bakas ng pagdududa sa sulok ng kanyang mga labi. Inunat niya ang isang braso para yakapin ang bewang ni Isabella at hinila ito papalapit sa kanya. Kinabahan ka ba? Suminghal si Isabella at tumaas ang mga kilay. Siyam sa sampung babaeng merong gusto sa iyo, Mr. McBride. Kaya bakit mo sinasayang kasikatan mo sa mga babae para lang sa isa? Hindi na niya kailangan pang maghanap. Maraming babae hindi makapaghintay na makalapit sa kanya. Kaya bakit hindi niya ako pakawalan? Naningkit ang mga mata ni Almar at matagal na tinitigan si Isabella. Pero sa sampung babae na yon, ikaw lang ang gusto ko. Gustong makawalan ni Isabella sa mga baraso nito, pero mahigpit ang yakap nito sa kanya. Tumawa si Almaro. Hindi ko nahayaang makalapit ang ibang babae sa akin sa susunod kung ayaw mo silang makita sa paligid ko. Sinong ayaw silang makita sa paligid mo? Hindi ko. Hinaplos ni Almaro sulok ng mga labi ni Isabella gamit ang mga daliri niyang merong konting kalyo. At bahagyang tinaas ang baba ni Isabella para halikan ito sa labi bago pa ito matapos magsalita. Ayaw ko makinig sa mga paliwanag niya. Dapat lang halikan ang sinungaling ng mga labing ito. Nawala sa sarili si Isabella dahil sa halik na hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit hindi siya umaayaw sa halik nito. Mabilis na bumalik si Almaro sa kanyang sarili. Hindi niya makontrol ang sarili sa tuwing napapalapit siya sa babaeng ito. Kung hindi dahil sa menstrual period nito, gusto na niyang ituloy ang ginagawa nila. Susunduin natin si Theodore sa academy mamayang gabi. Umalis si Isabella sa mga braso nito at umiwas ng tingin. Alam ko, ginawa niya ito upang hindi nito makita ang pamumula ng kanyang mga pisngi, ngunit tinraidor naman siya ng pamumula niyang mga tenga. Tinigilan ni Almaro ang sariling tumawa ng malakas. Ang cute na itsura ng asawa ko kapag nahihiya. Sa Royal Academy of Music, sumugod si Megan sa opisina ng disciplinary department na academy at sumigaw pagkapasok ng kwarto. Theodore? Nakatayo si Theodore sa harapan ng isang teacher kasama isang mas matandang lalaking estudyante. Merong pasa sa sulok ng mga labit madumi ang damit ng bata. Ganun pa man, napakasama ng ekspresyon ng babaeng nasa likod ng bata nang makita si Megan. Kayo ba ang magulang ni Theodore Taylor? Lumapit si Megan sa tabi ni Theodore at pinagmasdan ng bata. Anong nangyari? Hindi mo ba nakikita? Sinaktan ng anak mong anak ko. Naiinis ang babae dahil nabugbog ang anak niya. Kaya naman natural lang na ganito na lang ang trato niya kay Megan. Tinignan ni Megan si Theodore. Okay, kaya pala pinapunta ko ng batang ito dito. Yun pala'y napaaway siya. Kumurap si Theodore at nakakaawang nagpaliwanag. Ninang, hindi ko po sinasadya. Siya ang unang nangasar sa akin. Kalokohan, bakit naman mga away ang anak ko? At sinasabi mo pa ba sa akin na dapat lang masaktan ang anak ko? Sabi ng babae habang nakatingin sa teacher. Nasaan ang principal? Papuntahin mong principal dito at bigyan niyo ako ng paliwanag tungkol sa nangyari. Mukha lang bang normal na mga tao mga B-court sa inyo? Walang magawa ang teacher habang binabantayan niya ang sitwasyon. Napatingin siya kay Theodore. Theodore, ano man ang nangyari? Sinaktan mong kaklase mo at hindi magandang gawain yon. Kailangan mo humingi ng tawad sa kanya. Bakit ako dapat ang unang humingi ng tawad? Tinawag niya akong bastardo na walang ama? Hindi ba dapat ay humingi din siya ng tawad sa akin? Tanong ni Theodore. Huminga ng malalim si Megan matapos marinig ang usapan. Ang bastos naman pala ng anak niyo. Sino tinatawag niyang bastardo na walang ama? Holy shit, buti na lang ay kung pinatawag dito. Kung si Bella nakatayo dito, sasampalin niyang bata? At kung pumunta siya rito kasama si Mr. McBride, ito ang araw na siguro ang huling araw na mag-inang ito sa mundo. Ikaw? Kalokohan, kailan pa sinabi ng anak ko? Pwede mong tanungin ng anak ko kung hindi ka naniniwala sa akin. Hindi makatingin ng diretsyong batang lalaki kay Megan. Tinanggi niya ito. Hindi ko siya tinawag na ganon. Tingnan mo, sinasabi ng anak ko na hindi niya tinawag na ganon ng bata. Pero sinaktan ng anak mo anak ko at katotohanan yun. Wala akong pakialam.
Hindi ko palalampasin ang pangyayaring ito kung hindi hinihingi na pasensya anak ko ngayon mismo. Sige, nakapamiwang si Megan. Subukan mo. Ikaw! Nagreklamang babae sa teacher dahil sa sobrang inis. Tingnan mo siya, ano klaseng magulang siya? Pareho silang mag-ina? Malinaw na dapat ngayon, sinaktan yung anak ko pero ayaw humingi ng tawad na para bang yun ang tamang gawain. Ang ganitong klase ng estudyante ay dapat paalisin sa academy. Alam ni Megan na hindi mananakit si Theodore ng walang dahilan. Kahit na hindi siyang nanay nito, siya naman ang ninang nito. Kaya paano niya palalampasin ang pangyayaring ito ngayong alam niya ng nabuling inaanak niya? Pinili mong maniwala sa anak mo nang sabihin niya na hindi niya tinawag na bastardo ang batang ito. Kaya naman anong problema kung maniniwala ko sa inaanak ko kung sabihin niyang hindi niya sinaktan ng anak mo? Inaanak? Nanginig sa galit ang babae. Walang lakas ng loob ang paslit nito na papuntahin ang tunay niyang ina? Pinili niyang papuntahin ang isang mayabang na babaeng katulad mo? Nakataas ang noon ni Megan habang tinititigan ang babae. Haha, alam ko na, mukhang wala siyang nanay. Hindi na nakapagtataka kung bakit wala siyang modo. Yun pala isa siyang ulilang walang ina na mangangaral sa kanya. Kumuyom ang malilit na kamao ni Theodore. Sa sumunod na sandali, bumagsak ng palad ni Megan sa pisngi ng babae. Kahit si Theodore ay nagulat sa ginawa niya. Alam niyang matapang at prangkang babae ang ninang niya, pero hindi pa niya ito nakikitang umaksyon ng ganito. Tumayo ang teacher. Hey miss, bakit kayo nananakit? Ininsulto niyang inaanak ko base sa ugali niya. Kulang pang isang sampal. Nirolyo ni Megan ang kanyang manggas. Ang babaeng nasampal ay naramdamang hindi dapat siya magulpi ng ganito na lang. Sa sobrang galit ay nakipagsabunutan siya kay Megan. Ang lakas ng loob mong sampalin ako? Hayaan mo sabihin ko sa'yo, ikaw at ang inaanak mo hindi na makakatira pa sa bashboards ngayong ginalit mong mga B-court. Sino sa tingin mong mga B-court sa bashboards? Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako gamit ang pamilya mo? Manood ka kung paano ka tadudurugin. Nagsimulang makipag-away ang dalaga sa middle-aged na babae sa opisina habang ang teacher naman ay takot na takot at tatawag na sana ng security. Gayunpaman, isang matangkad na lalaki ang pumasok sa pinto. Naisip ng teacher na dumating ng kanyang tagapagligtas nang makita niyang papalapit ang lalaki sa kanila. Pinanood ni Peter na magsabunutan ng dalawang babae. Walang mga pakialam sa kanilang reputasyon. Saka siya lumapit at hinilang kwelyo ni Megan at saka ito nilayo mula sa gitna ng gulo. Anong ginagawa mo? Sino? Napalingon si Megan at nagulat siya nang makita ang pamilyar at seryosong mukha. Hinila siya sa gilid ni Peter. Hindi pa ba ito nakakahiya para sa'yo? Nang makita ng babaeng itsura niya, agad na nabawasan ang tapang niya. Mr. Lugario, nandito ka na! Ikaw na humusga nito para sa akin. Mamaya na natin pag-usapan ang pananakit ng batang ito sa anak ko. Kanina lang isinampal ako ng babaeng ito. Mrs. Bacot, dapat mo nang humingi ng tawad ang anak mo sa masama niyang sinabi. Natigilan si Mrs. Bacot. Ang anak ko? Kailan ka nagsalita ng masamang anak ko? Ang anak kong nasaktan at saka ang babaeng itong unang sumugod sa akin. Kung gusto niyong malaman ang nangyari sa dalawang bata, pwede kayong pumunta sa surveillance room at panoorin ang footage. Tungkol naman sa problema mo't ng babaeng ito, sinulyapan ni Peter si Megan na kasalukuyang inaayos ang damit. Pinantayan ni Megan ang tingin ni Peter at kaagad na tumawa ng malakas. Anong tinitingin-tingin mo? Sasabihin mo sa akin na ako may kasalanan, hindi ba? Kasasabi lang ni Mrs. Bacot na isang ulilang walang pinag-aralan ang inaanak ko at wala itong nani na magtuturo sa kanya. Sinabi niya pang papalayasin ang inaanak ko sa bashboards, kaya ano naman kung sinaktan ko siya? Tiningnan niya ng matalim si Mrs. Bacot habang nakapamewang. Sinasabi ko sa iyo na mas mabuting magkusa ka ng humingi ng tawad para sa ginawa mo dahil ang magulang ng mga batang ito isang taong hindi dapat ginagalit ng mga Bacot. Huminto si Mrs. Bacot, ang lakas ng loob niyang sabihin niyan ngayong nandito si Mr. Lugario. Tingnan natin kung gaano kakagaling. Ang tapang mo namang sabihin niyan, Mrs. Bacot, kalmadang boses ni Peter. Kung mas gusto niyang husgahan ng isang tao base sa background nila, hindi siya matatapatan dahil sa suporta ng mga Higgins. Unti-unting nanigas ang ekspresyon ni Mrs. Bacot. Ang mga Higgins? Ngumiti si Megan at kumaway. Kahit na mga Higgins ay walang-wala kumpara sa family background ni Theodore. Mrs. Bacot, kung gusto mo siyang paalisin sa school, para kang bumabato ng bato gamit ang itlog. Miyembro siya ng mga Higgins.
Kahit na wala sa negosyo mga Higgins at hindi nila kapantay ang mga McBride, Bolton at mga lugaryo sa Bashbourge, isa pa rin sila sa scholarly family. Ang panganinanak din ng mga Higgins ang kasalukuyang Miss Us ng mga Bolton. Ipapahiya ko lang sarili ko kung pipilitin kong hukayin ang issue na to. Kaya naman ngumiti na lang siya at sinabing, dahil isa itong hindi pagkakaintindihan, humingi tayo ng paumanhin sa isa't isa at kalimutan na ang nangyari. Lumapit sa kanya si Megan sa lubong ang mga kilay at kumindat muna bago sabihin, ikaw dapat ang unang nanghihingi ng paumanhin kung gusto mo itong maayos, hindi ba? Tungkol dito, napalitan ng hiya ang ekspresyon ni Mrs. Baycourt. Tinignan niya si Peter na tahimik lang. Wala siyang nagawa kundi dalhin ang anak para humingi ng paumanhin kay Theodore. Kinamot ni Theodore ang kanyang pisngi at lumilipad ang isip na sinabing, kung ganun, nag-aalinlangan akong tinatanggap ang paghingi niya ng paumanhin. Nilunok na lamang ni Mrs. Baycourt ang kanyang sama ng loob at mabilis na umalis kasamang anak. Lumapit si Theodore kay Peter at nakangising sinabi, Professor Lugario, bakit ka nandito? Humalakip-kip si Megan at hindi na nagsalita pa. Kahit na anak ni Tita Lugario ang lalaking ito, tinulungan niya pa rin ang babaeng katulad ni Amor sa banquet. Kaya naman ayaw na ayaw ko sa kanya. Tingnan ni Peter si Megan bago dumapon tingin kay Theodore. Akala ko talaga nagdala ka ng minor di edad para magpanggap ng magulang mo. Minor di edad? Tinamaan si Megan sa salitang iyon. Minor di edad? Ako? Bulag ka ba? Nangangalit ang ngipin ni Megan. Mukha kang bata mula ulo hanggang paa. Malamig siyang tinignan ni Peter. Flat-chested ka na nga, panda ka pa. 5'3" ang height ni Megan at girlish din ang estilo ng damit niya. Kaya naman, maliit nga siyang tingnan kapag nakatayo siya sa harapan ni Peter na 6'2" ang height. Pero ang sabihin na flat-chested siya, hindi naman yung ganun ka-agresibo, nakaka-insulto yun. Tumawa ng malakas si Theodore. Theodore, sumusobra ka na? Nakipag-partner ka pa talaga sa taong yan para asarin ang ninang mo. Akala mo ba hindi ko sasabihin sa nanay mong ginawa mo? Kagad na tumakbo si Theodore palapit sa kanya at malambing siyang niyakap. Ninang, kasalanan ko na po, kaya huwag niyo na pong sabihin kay mami. Nang makita ang cute at malambing na trato ni Theodore sa kanya, naging mahinahon at cute ulit si Megan. Nang makita ni Theodore ang caller ID na nakadisplay sa kanyang smartwatch, kagad na nagbago ang expression niya. Oops, nandito na si mami para sundin ako. Nilabas ni Megan si Theodore sa labas ng campus at nakita isang nakakasilaw na Rolls Royce na nakaparada sa labas ng gate. Mami! Tumakbo si Theodore para yakapin si Isabella na makita niya itong palabas ng kotse. Hinaplos ni Isabella ang ulo ni Theodore. Bakit ang tagal mong lumabas? Habang sinasabi niya yun, inangat niya ang tingin at nakita si Megan papalapit sa kanila. Tinitigan niya si Theodore. Gumawa ka ba ng gulo? Hindi po. Hindi kailan po ako gumawa ng gulo. Gusto kong kumain ng fried chicken wings, kaya dinalhan ako ni Ninang. Oo, ang bait-bait ni Theodore kaya binilhan ko siya ng fried chicken wings. Pinilit ni Megan ng umiti. Pinagmasdan ni Isabel ang dalawa, nagtataka kung bakit hindi siya naniniwala sa kanila. Daddy, Daddy, nandito ka rin. Mabilis na binago ni Theodore ang usapan at sumakay kagad sa kotse. Lumingon si Isabella kay Megan. Gusto mo bang sumabay sa amin pabalik? Hindi, may dala akong sasakyan at saka ayaw ko may istorbo kayong tatlo. Ayaw niya maging fourth wheel. Kinaway ni Isabella ang kanyang kamay. Sige, mauna na kami. Kumurap si Megan at saka kumaway pabalik. Bye! Pagkatapos umalis ng kotse, tinapik ni Megan ang kanyang dibdib. Pare-pareho talagang tatlong paslit na yon. Naalala lang nila ako kapag meron silang gagawing masama. Kapag nalaman ni Bella ang ginagawa namin, mapuputol bang pagkakaibigan namin? Oh, seems to McBride palang tatay ng bata. Nagulat si Megan sa boses na biglang narinig mula sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaking nakatayo sa likuran niya at saka tumingala para tingnan ito sa mukha. Ang tangkad niya. Ano tinitingin-tingin mo, pandak? Tinignan siya ni Peter at saka umalis. Sumigaw si Megan. Anong dapat ipagmalaki sa pagiging matangkad? Malikabok ang hangin sa itaas? Oo nga no, dapat kitang pasalamatan sa paglilinis ng hangin. Anong klaseng tao siya? Ang sungit at bastos niya? Sa Taylor Manor, tingnan mong ginawa ng anak mo kay Arya. Tinanggal nila si Arya sa trabaho at pinauwi siya. Kanina pa nagrareklamo si Arya kay Madam Taylor. Simula nang makabalik siya mula sa Black Gold Group,
Kaya naman pinagalitan ni Madam Taylor si Sandro habang nasa dining table sila. Lalo na tinasahan niya na mapapalapit si Arya kay Almaro. Hindi niya inaasahan na tatanggalin ni Isabella si Arya sa trabaho ng walang anumang dahilan. Malungkot na kinagat ni Arya ang mga labi. Lola, kinausap ko lang sandali si Almaro, tinanggal niya na ako ng dahil doon. Sakit talaga sa ulo ko si Isabella. Siyang nangako noon na bibigyan ka ng part-time job. Hinayaan ko na nga na nagginagamit kanyang utusan at ngayon naman ay tinanggal kanya sa trabaho ng walang sinasabing lehitimong dahilan? Sumusobra na siya ngayon. Habang mas lalo itong iniisip ni Madam Taylor, mas lalo siyang nagagalit at mas lalong lumalala ang impresyon niya kay Isabella. Hindi, kakausapin ko siya tungkol sa isyong ito bukas. Pagkatapos niyang magsalita, biglang binaba ni Sandro ang kanyang kutsara at tinidor. Sandaling natahimik ang dining table. Anong ginagawa mo? Hindi naging komportable si Madam Taylor nang makitang binaba nito ang silverware at tahimik na nagdabog ng walang dahilan. Alam niyo na dapat ang relasyon ni Mr. McBride at Bella. Akala niyo ba, hindi ko alam ang nasa isip niyo? Kapag sinubukan niyong makipagtalo kay Bella, pwede na kayong bumalik sa ancestral mansion. Matagal na nagtitiis si Sandro. Sobra-sobra ng tinis niya dahil lang nanay niya ito. Ano? Ang lakas ng loob mong bantaan ang sarili mong ina? Mabuti naman at naalala niyo pang anak niyo ko. Kumalma si Sandro. Apo niyo si Bella, pero hindi niya siya kailanman inalala. Ganun ba kahalaga sa iyong apo mong lalaki? Kung hindi ganun kahalaga sa iyong apong lalaki, matagal na akong nakipag-divorce kay Karina. Hindi na dapat ako naging tanga tungkol sa peking pagbubuntis na yon. Peking pagbubuntis? Gulat na gulat si Madam Taylor. Nagtataka siya kung bakit buong araw niya hindi nakita si Karina sa bahay. Akala niya sa ospital ito para sa regular check-ups. Pero hindi niya nakalang pinapeke nitong pagbubuntis. Wala ka magiging apo. Masaya ka na ba? Inalis ni Sandro ang kanyang lap napkin dahil ayaw na niyang kumain pa. Tumayo siya at tumakyat at bumalik sa kwarto. Bumalik din si Madam Taylor mula sa pagkakatulala at galit na sinabing, Karina Hamilton, ang lakas ng loob niyang magsinungaling sa akin na buntis siya. Lola, anong dapat kong gawin ngayon? Okay, observant na babae si Isabella. Sa tingin mo ba hindi niya alam kung anong iniisip mo kay Mr. McBride? Alam ni Madam Taylor na hindi bibitawan ni Isabella si Almaro, kaya mukhang kailangan nilang humanap ng ibang paraan. Meron siyang biglang naalala, nilabas niyang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang daughter-in-law. Karina, ang walang kwentang babaeng iyon. Ang lakas ng loob niya magsinungaling sa akin. Hindi ko na siya maasahan. Ang panganin na manugang ko na lang ang maasahan ko. Kinabukasan ng hapon, sinuot ni Isabella ang isang customized jewelry sa isang customer. Isang tassel pendant na gawa sa emerald. Ano sa tingin mo, Mrs. Halcon? Nagustuhan niyo ho ba? Oh, perfect! Wala pa akong nakikita sa mga kaibigan kong nagsusuot ng ganitong tassel pendant. Napaka-espesyal at ang ganda na itsura nito. Tumayo si Mrs. Halcon sa harapan ng isang full-length mirror at pinagmasdan ang sarili. Gandang ganda siya sa pendant. Ang paggamit ng emerald para gumawa ng tassel pendant, siya lang ang nag-iisang designer sa field na makakaisip ng ganitong idea. Fashionable at youthful ang itsura nito at siguradong maraming atensyon ang makukuha nito kapag pinaris ko ito sa kahit na anong evening gown at isuot ito sa iba't ibang banquets. At ang pangunahing dahilan ay wala pang ibang misuse sa circle ang nakakapagsuot ng kwintas na kaparehas nito. Ipagyayabang ko ito kapag nasuot ko na sa labas. Mrs. Halcon, natutuwa ako, masaya kayo sa product. Ngumiti si Isabella, hinubad ang kwintas mula kay Mrs. Halcon at sinabihan ng isang staff na kumuha ng gift box. Nilagay niya ang kwintas sa gift box. Nilagay ito sa gift bag at inabot kay Mrs. Halcon. Kinuha ni Mrs. Halcon ang gift bag. Sandaling nakipagkwentuhan kay Isabella at umalis kasama ang kanyang assistant. Binabalot ni Isabella ang isang jewelry box sa mesa na matanggap niya ang text message mula kay Madam Taylor. Masiglang tono ng message dahil iniimbita siya ni Madam Taylor na kumain kasama ang kanyang tiyahin. Hindi, ganito kasimpleng bagay-bagay. Sandaling sinantabi ni Isabella ang kanyang trabaho sa studio at pinasang lahat kay Sebastian. Nang makitang aalis ulit siya, nagtanong si Sebastian, Bella, lalabas ka? Oo, pumunta sa bashboards ang tiyahin ko. Nagtataka ako kung anong nasa isip ngayon ni Madam Taylor. Sagot ni Isabella,
hindi siya kailanman naalala ng mga taong nakatira sa ancestral mansion ng mga Taylor. Pero nitong mga nakaraang araw ay lagi siyang binibisita ng mga ito kapag dumarating sa Bashbridge. Siguradong meron silang pinaplano kaya naman dapat akong pumunta para makita ko. Alam na si Bastian ang relasyon ni Isabel at mga Taylor kung hinahanap siya ng mga tao mula sa ancestral mansion ng mga Taylor tungkol ito sa pagpapamana ng pearl jewelry, tama? Matagal nang pinagmamatsyagan ni Madam Taylor yon. Bahagi ang naningkit ang mga mata ni Isabella. Kailangan kong pumunta sa dinner kung pinaplano talaga ng mga Taylor na makuha ang pearl. Bella, gusto mo bang samahan kita? Lalo na't hindi natin alam kung anong gagawin nila. Nag-aalala sa Sebastian dahil mag-isa lang na pupunta doon si Isabella. Sandaling nag-isip si Isabella. Tama si Sebastian. Siguradong meron silang pinaplano kaya nila ako gustong makita. Hindi ko alam kung ano pwede nilang gawin. Ano pa man, kailangan ko maging handa. Pumasok si Isabella sa isang high-end restaurant. Tinali niyang kanyang mahabang buhok sa isang malinis at mataas na ponytail. Nakasuot siya ng itim at puting color black dress na merong split ends at merong suot na pares ng sequin earrings. Nakakuha siya ng maraming atensyon mula sa mga bisita nang pumasok siya sa hotel. Nang mapansin ng pambihira niyang dating, ang waitress na nakatayo sa reception ay lumapit at masiglang nagtanong, "Miss, meron ba kayong reservation para sa isang private room o sa isang karel?" "Private room 203. "Okay, sumunod po kayo sa akin." Numiti ang waitress at dinala siya sa second floor. Pagkarating sa pinto ng private room 203, kumatok ang waitress sa pinto at pinagbuksan siya. Sa kwarto, bukod kina Madam Taylor at Aria, merong dalawang middle-aged na babae at isang lalaki hindi pa kailanman nakikita ni Isabella. Napangiti kaagad si Madam Taylor nang makita niyang pagdating ni Isabella. "Narito ka na, Bella. Ito ang tita mo. Matagal na kayo hindi nakikita." Pinakilala niya middle-aged na babaeng nakasuot ng magandang damit. Si Elsa Chavez, ang panganay na daughter-in-law ni Madam Taylor at ang nanay ni Aria. Nagpakasal ito kay Connor Taylor, ang panganay na anak ng mga Taylor, at nagbigay ng isang anak na lalaki't babae sa pamilya. Mahalaga siya kay Madam Taylor dahil sa apong lalaking sinilang ni Elsa. "Oh, eto pala si Bella. Napakaganda niyang babae at kamukha niyang nanay niya." Mataas ang boses ni Elsa at mahirap matukoy kung pinupuri o inunsulto siya. "Awkward lang pakinggan." Lumapit si Isabella sa mesa, naupot bahagyang ngumiti. "Tita Elsa, naalala mo talaga akong yayain kumain pagkarating na pagkarating niyo sa Bashbridge?" "Ano sinasabi mo? Pamangkin kita. Lahat tayo ay Taylor. Matagal na tayong hindi nakikita. Natural lang na mamiss ka ng tiyahin mo." "O talaga? Napakabait niyo naman." Bahagyan tumaas ang kilay ni Isabella. "Wala akong nakausap ni isa sa mga Taylor. Sino maniniwala sa sinasabi niyang namiss niya ako?" Tumingala si Isabella. Nakipagpalitan ng tingin sa lalaking nakaupo sa tapat niya at kumunot ang noo. "At siya si? Hindi naman ito sinasabi nilang pinsan ko, ano?" Ngumiti si Elsa at pinakilalang lalaki. "Siya si Mr. Whitman, apo ni Mr. Whitman Sr. sa Coralia. Kilala mo sigurong lolo niya. Malapit sa ating mga Taylor si Lolo Whitman." "At siya naman si Mrs. Whitman," pinagmasdan ni Mrs. Whitman si Isabella. Walang makapagsasabi kung natutuwa ba siya o hindi. Saka siya ngumiti at sinabing, "Siya bang anak ni Sandro kay Rebecca? Maganda nga siya pero napapaisip ako kung masipag ba siyang babae o hindi." "Ha, hindi ba't lahat naman ng babae nagiging masipag pagkatapos maikasal?" Mataas din ang pinag-aralan ni Bella. "Kaya paano makakahanap ang mga Whitman ng isang napakaganda at matalinong daughter-in-law sa Coralia?" Paliwanag ni Elsa. Medyo nakumbinsi si Mrs. Whitman na marinig yon. Nang makita nakatitig lang ang anak niya kay Isabella, alam na niya kung anong iniisip ng kanyang anak. Naintindihan na rin ni Isabella ang nangyari pagkatapos marinig ang walang kabuluhan nilang usapan. "Blind date pala ito para sa akin." Bahagyang nagbagong mga mata ni Isabella. "Meron ata tayong hindi pagkakaintindihan, Tita Elsa. Hindi ba't family dinner ito? Bakit ito naging blind date?" Nagsalita si Madam Taylor para kay Elsa. "Bella, alam na tiyahay mong nasa tamang edad ka na para magpakasal. Dapat ka maging masayang nakahanap siya para sa'yo ng respetadong pamilya mula sa Coralia." "Oo, Bella, respetadong mga Whitman sa Coralia. Hindi mo kailangan mag-alala sa kahit na ano paman kapag naikasal ka na sa pamilyang iyon." Nagtulungan sina Elsa at Madam Taylor at dahil hindi na sila makapaghintay na maikasal si Isabella sa mga Whitman.
Tumawa si Isabella. Meron na akong mga anak. Ganun na ba kadesperado ang mga Whitman para matanggap niyong isang daughter-in-law na meron ng mga anak? Nagbagong ekspresyon ni Naals at Mrs. Whitman na marinig yon. Kaagad na sumagot si Madam Taylor. Bella, anong sinasabi mo? Kailan ka pa nagkaanak? Malalaman yung tungkol doon kapag nakumpirma niyo ng detalye mula kay Dad. Humalokip-kip si Isabel at bahagyang sumandal. Ang tatay ng mga batay si Mr. McBride. Kahit gaano man kayaman ng mga Whitman sa Coralia, may kukumpara ba sila kay Mr. McBride? Kaagad na napahiya si Mrs. Whitman. Matalim niyang tinignan si Alsat ang iba. Nagsisinungaling ba kayo sa amin, anak ko? Mrs. Whitman, huwag kayong magalit. Pinakalma siya ni Alsat sa katinignan si Isabella. Bella, huwag ka nang magulo. Paano hindi malalaman ng mga Taylor ang tungkol sa mga anak mo? Huwag kang gumawa ng dahilan. Sinabi sa akin ni Ma'am na nagkaroon ng relasyon si Isabella sa legend na si Mr. McBride ng Bashboards. Pero nagkagusto rin si Arya kay Mr. McBride. Kaya naman kung hindi ko siya tutulungan, paano ko matutulungan si Arya na makuha si Mr. McBride? Kaya naman kahit itong istorya tungkol sa mga bata o hindi, sisiguraduhin kong mangyayari ang plano ko. At saka, dumapot tingin ni Elsa sa anak ni Mrs. Whitman, si Jaden Whitman. Hindi pa niya inaalis ang tingin kay Isabella simula nang pumasok ito sa pintuan. Isa siyang manyak dahil isa naman itong blind date. Sa tingin ko ay hindi ko na kailangan magsayang ng oras dito. At saka wala kayong karapatang magdesisyon tungkol sa kasal ko. Tumayo si Isabella at aalis na sana. Pinigilan siya kagad ni Arya na makita siyang papaalis. Isabella, huwag kang magalit. Samahan mo na lang kami mag-dinner bago ka umalis. Oo Bella, mag-usap tayo mamaya. Tapusin muna natin ang pagkain. Ihahay ng appetizers. Ipapahiya mo kami mga elders mo kapag umalis ka ngayon. Hindi hahayaan ni Alson na mawala ang malaking oportunidad na ito sa kanya. Kailangan niya may ipakasal si Isabella kay Jaden. Mas malinaw pa sa araw ang balak nila dahil lahat sila pinipigilan siyang umalis. Ang gusto nila may tali ako sa isang lalaking hindi ko kilala. Heh, ang bait naman nila. Eto bang tinatawag nilang kadugo? Pero sa akin ang kinship ang tanging relasyon na magagamit mo at mayroong benepisyo sa'yo. Umupo si Isabella sa kanyang upuan at ngumiti. Tama nga, mapapahiya ko mga elders kung aalis na lang ako bigla. Mabuti naman Bella, ikaw pa rin ang pinakamatalino sa mga Taylor. Natuwa si Madam Taylor, hindi siya makakatakas sa tadhana ngayong araw. Pagkatapos maihain ng mga pagkain, tinignan ni Elsa sa Jaden. Jaden, anong tingin mo kay Bella? Mabuti, napakaganda niya. Tinitigan ni Jaden si Isabella at hindi maalis ang tingin. Imposible makatagpo ako ng ganyang kagandang klaseng babae sa Coralia. At saka, sinong babae sa paligid kong pwedeng may kumpara sa kanya? Tumawa si Isabella. Inangat ang tingin na tinignan si Jaden. Mukhang maganda ang tipo ni Mr. Whitman sa mga babae. Meron ka bang hilig sa mga babaeng nanganak na? Paano magiging masaya si Mrs. Whitman kung ang binabanggit lang ni Isabella ay ang mga anak niya? Ngunit sa lahat ng taong nandoon, parang walang pakialam ang anak niya tungkol dito. Hindi yun mahalaga? Bukas ng lipunan natin ngayon kahit mga divorced na babae pwede na magpakasal ulit. Kaya bakit ako mangingialam kung meron ka ng mga anak? Pangako kung tatratuhin kitang parang reyna, basta handa kang makasama ako. Oh talaga? Tumaas ang mga kilay ni Isabella. Sobrang pagkahumaling ni Jaden. Kaya naman mabilis siyang nadala. Napangiti na lamang siya? Siyempre, siyempre. Nang makitang nahulog na tuwala na sa katinuan ng kanyang anak, kaagad na sumagot si Mrs. Whitman. Hindi mo pwedeng isama ang mga anak mo kapag nagpakasal ka sa mga Whitman. Anong iisipin ng publiko kapag nalaman nila pinapalaki ng anak ko mga batang anak ng ibang lalaki?